Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel, Kabayan Aries. This reading is for you. This is Mei Chang Ame from Japan. Yan, maraming salamat sa aking mga subscriber, cross-watcher, subscriber, at sa mga bagong pa-action. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ame. Maraming salamat din sa mga comments ninyo na nakakataba dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan dahil ang inyong mga energy ay isang iwan dyan. Kinukuha ko at binaba. Ay, kinukuha ko. Guys, kinukuha ko naman talaga at minabasa ko pati pangalan niyo, makuha ko lang inyong energy. At syempre, maraming salamat sa mga nagpa-personal reading sa akin. Kung gusto niyo ng personal reading at energy niyo lang ang yan gusto niyo makuha natin dahil alam niyo naman napakarami yung energy sa mundo ito. Nasa baba po ng video nito how to contact me. At syempre, mag-ingat po tayo sa mga scammer dahil meron na pong gumagaya sa ating channel. Isa lang po ang binibigay kong GCash at wala nang iba. Kung ano lang po ang ibibigay kong GCash sa inyo na number, yun lang po ang pwede nyong sendan ng GCash. And ako po is taga Japan. Okay, Aries, this is a general reading. Kuhanin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring itong reading na to is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy na malapit sa puso mo. Maaring ito is ready sa work, love, job, friends, family member, family, coworkers, o sa business mo. Kamusta ka na, Aries? Maani ito is nangyayari o mangyayari pa. Kamusta ka na ngayon, Aries? Plusyon? Kamusta ka na, Aries? Kamustahan mo na tayo, ha? Oh, daming responsibility, ah. Nakikita ko dito talagang may tao na gustong bumalik and they want to say sorry, no? Sa nakita ko dito, itong tao na to. Wala akong sinasabing gender dito, mga kabayan. Lalaki, babae, bakla, tomboy, or ano ka man. No, may tao na gustong bumalik and they want to say sorry. Nakita ko dito, itong tao na to is very romantic. No, napaka-romantiko. And then, ngayon, napagtonto niya or nahimasmasan niya. Siguro, maaaring nagkamali itong tao na ito kasi ngayon pinafollow na niya yung nararamdaman niya. Na, yun. Kumbaga, ikaw yung naging kanyang mahal. Medyo ano lang ito, ano, medyo very charming. Charming. Medyo mabagal lang yung kanyang takbo. Then, nakita niya talaga na yung nakita niya yung halaga mo para sa kanya. Yun ang nakita ko. And sa ibang banda naman, sa nakita ko, Aries, nakita ko na yung iba sa inyo is you follow your heart na gawin yung mga idea na gusto mo o yung trabaho mo, yung ikakaunlad mo. Yun ang nakita ko. Iba sa inyo, ganun ang nakikita ko. You follow your heart. Yung mga ideas, trabaho man yan, business man yan. Yung future mo, ganun. Or yung mga mangyayari sa buhay mo. Kasi nakita ko may mga new opportunities or new ideas kang naiisip. Yun ang i-finalo mo, kumbaga. Maaring ang nakita ko, baka hindi mo rin to pansinin tong tao na to, no? And then, andun yung sa part talaga na nakita ko talaga na you are doing something sa buhay mo. Yun nga sinasabi ko sa iyo, maaring may ginagawa ka na ngayon na pinagkakaabalahan sa buhay. No, kasi nandito ka na sa part na nagkakaroon na ng mga problem, pagtatapos ng problema sa buhay mo. Nagkaroon ng mga forgiveness, maaring na forgive mo na rin yung nararamdaman mo and you're planning something. No, and nakikita ko rin dito, someone is manifesting you. No, sa nakita ko dito. And they want forgiveness. Ang naisip ko lang na ang nakita ko dito, Aries, ano, ikaw rin yung tao na ang dami mong responsibility sa buhay. Maaring ikaw is may mga responsibility ka na tumulong sa tao. Yan ang nakikita ko. Or iba pang responsibility sa trabaho man yan, sa work man yan, ganyan. Na very hard work ang nakikita ko rin sa'yo. Napaka hardworking na tao mo. Nakita ko rin na hindi ko alam kung iba sa inyo is may charity or may tinutulong. Kasi may nakita ako na nagbibigay ka ng pera or nagbibigay ka ng tulong. As long as kaya mo kasing tumulong, Aries, handoon yung tutulong at tutulong ka.
may pera ka man o wala, pera man yan or hindi, tutulong ka, no, sa kakayanan mo, no, as long as kaya mo. And then, ang hindi ko alam, yung iba kasi dito is naghihintay ng something or nagwe-wait ka kasi nakatanong ka sa nakaraan. No, maaring iba is may hinihintay pa sa pagbabalik ng someone or ng something, no, or may naaalala ka sa nakaraan. And then, iba sa inyo, sa nakikita ko dito, Aries is nagpaplano ng something na for the future or may mga nilulok pa mga option, kumbaga. Kung babalik ka ba sa nakaraan, kailangan ko marisubahin nakaraan, or magpa-plan ka na lang ng another. Ang nakita ko yung pagpa-plano na to is very careful, ano. Kung ano man yung mga pinaplano mo na something, napaka maingat ka masyado, no. Maaring kasi may tupat, maaring tupat, naghihintay ka, ay nagpa-plan ka kung anong tupat ang pipiliin mo. Kasi may mga, kumbaga there's an option, there's a preparation sa iba. Maaring may gusto pa sila ma-discover. There's a discovery something or may kailangan pa sila ng mga, may iba dito na nagdi-decide na kung mag-i-stay sila or mag-go. There's an expansion maybe sa iba. May mga hindi mapakali, no? May mga nag-iisip na kailangan ko, do I take an action or not, mga ganun. Kumaga hindi nila alam kung paano sila, yung iba, kung paano sila magpo-proceed, no? May iba ganun. Nag-iba is, nag-force muna to something, no? So, nakita ko. Maaring ganun. Or you planning overseas to travel? Maaring nagpa-plano ka ng ganun? Tingnan nga natin. Ay, ano ba to? Teka lang, alam yung mga anak ko, masyadong... Pagkanahan dito na sila, kung saan na sila nagpupupupo. Ano po ang dapat nating malaman kay magician? All you manifest, Aries, is matutupad. Ano, you are the magician. There's a new beginning, mga opportunity, yan. Busy ka na, no? Nakikita ko, nag-i-start na. May mga skills ka na minamanifest. Or mga trabaho man yan, work man iyan, pera man yan, love man iyan. Ganun. You're manifesting something to make it happen, ang nakikita ko. Or maybe a creation, or maybe meron kang minamaster, maaring ganun, no? And nagtitake action ka, yun ang nakita ko. May mga nakita ko na may mga intention or potential na nangyayari something. Very concentrate ka sa something na to sa ginagawa mo. Napaka-concentrate. Tingnan nga natin. Okay, with the 8 of Pentacles talaga, sabi ko sa iyo, may ginagawa ka or may very hardworking, ano, sa nakita ko talaga may ginagawa ka na something na minamaster, no? Ayan, may minamaster ka na something, maaaring may pinapractice, maybe this is your ambition, may dinidevelop mo pa maaaring yung skills mo, or yung talent mo, or ano pa, nag-aaral, maaaring may inaaral ka pa more, yan, may mga determination, may pagka ano kasi, perfectionist sa nakita ko dito. Yung iba dito is perfectionist. Yan, nagkikreate ka ng something new. Na may mga collaboration ako nakikita, no? And it's ready to go. Talaga may mga, maaaring may mga pumapasok na pera sa'yo or opportunities man yan, nakikita ko. No, mga bago. And then, nahandun ka talaga, Aries, na focus and commitment ka sa mga ginagawa mo ngayon dito sa something na to. Ano pong dapat natin malaman kay magician? Ay, ano ba yun? Ano ba yun, ate? The magician, ano po si magician? Show me, ano dapat mo natin malaman kay magician? The magician, show me, ano dapat natin kay malaman kay... Ay, ganun. Dapat talaga lumilipan. Bakit the hangman yan? Bakit po the hangman, show me? Bakit po the hangman, show me? Bakit po the hangman? Okay. Yung iba sa inyo is parang maaring vice versa, no? May nakikita kasi ako na tao na na-stuck or na-hang or naghihintay ng something, nag-wait ng result or revelation na kung saan talaga yung tamang direction nila sa nakita ko.
no, or naghihintay ng very, hindi, stuck siya, inactive pa siya, hindi pa siya gumagalaw, something stuck, maaaring nag-iisip gano'n, nag-iisip ng something o nagpa-plano talaga ng something, maaaring ikaw rin ito, di, kasi you are planning something, ayan o, yan, maaaring nagpa-plano ka ng mga ideas or mga bagong new ideas or mga gagawin, work man iyan, jam man iyan, lab man iyan, or skills or developing man yan ng sarili mo, no, how to grow, ang nakita ko dito, ay nakita ko talaga na handoon yung part na talagang you are exciting, no, na dito sa something na pinaplano mo, no, na handoon yung excitement na alam mo na maaring pinag-iisipan mo kung it will grow ba or magiging maganda ba, nandun yung excitement sa nakakita ko sa iyo dito. Eh, ano po si Page of Wands? O, ito mo, oh, the magician and the magician. Talagang ang daming ideas, ano? Tingnan mo, oh, ay, the chariot, ano? Hindi mo talaga alam pa ngayon yung direction, no? Maaaring nalilito ka pa sa mga direction na tatahakin mo or saang direction ka pupunta, no? Kasi nakita ko, there's a fear and pain. Ako nakita na sa mga choices na mangyayari, no? Hindi mo pa alam or hindi ka pa talaga sure, pero you are exciting sa mga opportunities o mga gagawin mo pa na something sa buhay mo. Ano po si Page of Wands? Page of Wands. Dami. Oh God, bakit? Okay, iba dito si exciting sa paggawa ng may tao akong nakikita. Bakit hindi ko alam kung bakit may lungkot na nararamdaman ikaw Aries or itong tao na to, nakita ko na may lungkot na nararamdaman na focus muna tayo sa iwas. Sa'yo kasi nakikita ko na handoon talaga yung manifesting na mga how to grow your money, your business, your self stability, ganyan. Maaring nagkakaroon ng mga new ideas sa'yo, Aries, na magtayo ng isang business. No, nakikita ko ganun. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit? Why? Nangyari? Hindi ko alam kasi, may nakita ako na ano tawag ito? Tao na naging tanga. Ganun. Tao na naging tanga na may ina-avoid din na something. Oh God, talaga. May tao ko na nasobrahan sa pagiging manipulative. Ano ba 'yun? Control. Napaka, may tao kasi ako nakitang sobrang mang-control. Then ngayon, hindi ko alam kung nawala siya ng position to something sa isang sitwasyon. Nawala siya ng isang position sa isang sitwasyon. Tapos, kumbaga naging tanga. Ganun. Kumbaga, nasa dati siyang mataas, tapos biglang bumaksak. Biglang bumaliktad. Ganun. Bakit po the Emperor? Basta may tao naging tanga. There's something, ano, may ina-avoidant. There's something avoidant. May ina-avoid na something. Bakit mo the Emperor in reverse? Anong dapat natin malaman sa Emperor in reverse? Oh, God. May mga missed opportunities na naganap, ano, Aries, ano? May mga missed opportunities na naganap, nagkaroon ng mga doubt, nagkaroon ng mga few options kasi, kumbaga. Kung iisipin ko dito, maaring yung iba is nawalan na opportunities na related ang love. Opportunities na related ang money or business, ganun. Maaring iba dito is naging naging tanga with it comes to money or naging tanga with it comes to love.
meron kasi akong nakikita na nagkaroon ng mga sudden change. May mga nakita ako na hindi, may tao kasi ako nakita na ano, hindi mapagkakatiwalaan. Ganun. Hindi siya mapagkakatiwalaan. May something na nag-o-offer siya, actually, may someone or somebody na nag-o-offer ng something, pero hindi siya mapagkakatiwalaan. Ganun. Meron din ako, basta may mga distraction, may hindi mapagkakatiwalaan, may unproductive something. Kumbaga, fear of an unknown. Ganyan. Kasi may mga few options, may mga missed opportunities na naganap. Yan. Business man yan, love man yan, or something. Pera man yan, na in-offer sa'yo, na naging tanga ka, or itong, or hindi man ikaw, or itong tao na to. Ganun ang nakita ko. Oh! Oh my God! Ano ba to? Iba dito is rated sa love, no? And then ngayon, nakita ko na someone talaga na gusto bumalik at makipag-union again, together na sa'yo. There's a band ako nakikita. May soul connection kayong dalawa, nung tao na to. Ten of Wands. Show me. Ten of Wands. Show me. Ten of Wands. Wow, ang dami lang. Someone spying you, ah. Talaga nagkaroon ng mga miss opportunity, ano, nagkaroon ng mga maaring inalok sa'yo. Maaring inalok sa'yo isang or love, opportunity man yan, work man yan, business man yan, or ano man, or gift man iyan na inalok sa'yo pero nireject mo. Nagkaroon talaga ng mga miss opportunity. Nagkaroon ng mga not willing to let go sa mga interest niya, kaya hindi mo pinansin, maaring ganun. Kung ano man ito sa buhay mo. Maaring, kasi busy ka sa ginagawa mo. There's something, may mga rejection ako nakita. May mga emotional thought, no? Ang nakita ko kasi, may mga, si universe kasi is always nag-o-offer sa'yo na opportunity, pero hindi mo siya nare-recognize. Hindi mo, or maaring hindi mo na-recognize yung message niya. Yun ang nakita ko. Parang hindi mo napapansin, maari, you know, sa nakita ko. Kumbaga, maaring ikaw is busy sa ginagawa mo ngayon, parang, universe, sandali lang. Babalikan ko siya. Babalikan ko yung sitwasyon na yan. Babalikan ko yung ino-offer mo sa akin. Pero, I'm busy pa sa ginagawa ko. Maaring ganun, ang nakikita ko. Pero sa nakikita ko dito is someone then here na tao na na alam na yung katotohanan. Kumbaga, hando na siya sa decision na okay, fine. I know now the truth. Kailangan ko na mag-start ng beginning sa buhay ko. May nakita akong ganun. Na kailangan maibalik ko na yung dating ako. Kumbaga, nag-i-start na siya, happy na siya sa buhay niya, nakakaramdam siya ng freedom, nakakaramdam na siya ng leap of faith, ganyan, ng free spirit, nag-i-start na siya ng fresh start sa buhay niya. Nagkakaroon na siya ng courage and trust, ganyan. Hindi na yun talaga yung potential. Yun. And then, sa nakita ko rin, sa ibang banda, talaga na, ikaw, Aries, is nahando na talaga na nakita ko na nag-end na, no, nasa side ko na mag-end yung mga hirap or yung mga problema na hinarap mo in the past. Nakita ko ganun. Kasi you're planning to something talaga. Maring ikaw rin is iiba sa inyo na kita nyo na yung katotohanan na maaring, oh my God, bakit ko to na-miss? Bakit ko to pinabayaan? Bakit ko to kailangan iwanan? Or bakit ko to kailangan inaccept ko? Maaring gano'n. Tingnan nga natin. Ano po si, ano, ayan doon yung part na gulong-gulo ka, no? Gulong-gulo ka or someone is gulong-gulo. Ah, okay. Okay. Handoon yung iba dito is gulong-gulo kung kailangan nilang sundin o follow yung heart nila. O kailangan nilang sundin na i-follow yung mga gulong-gulo na kailangan nilang sundin yung mga
new opportunities sa buhay nila. Kung magbibiginin ba sila ng new journey, andun yung gulong-gulo eh. Gulong-gulo. Parang nagkakaroon ng mga hindi ka pa makapag-desisyon. Maaring nag-illusion ka so something or someone illusioning you, maaring ganun. O nagde-dreaming sa'yo. Or you are you, o maaaring ikaw ito. No, saan nakita ko? Tingnan natin, ano po yung Four of Cups? Anong dapat natin malaman sa Four of Cups? Show me, Four of Cups. Okay, oh God, talagang reverse ba ito? Oh God. Nagkaroon pala talaga ng mga dishonest, no? Sa buhay mo. Kasi nagkaroon ng mga problema. Mga struggle. Na-stress ka talaga. Kuhanin mo kung energy mo to, ha? Talaga nagkaroon ng mga dishonesty, nagkaroon ng mga injustice, no? Na hindi na-justisan. Nagkaroon ng mga ganun. Nagkaroon ng unfairness. Ganyan, hindi equal. Nagkaroon mga consequence. Ganun. Mga disbalance sa buhay. Bakit po the Fool yan? Okay. Ibig sabihin, talagang nagkaroon ng mga third party, ano? Nagkaroon ng third party, mga liar, dishonest, maaring may nanakaw o ninakaw sa'yo, or maaring there's someone here na kung babasihan ko itong first card natin, Aries, ang nakita ko dito, may tao akong nakikita na ginagawa kang, sa iba ha, magbibigay ako ng, hindi to lahat sa inyo, may nerla akong nakita na something na pumasok sa utak ko, tsaka dito sa card eh. Maaring hindi ito sa lahat. May nakita ako kasi na tao or sitwasyon, kasi we have the magician na hindi ko alam, parang kinokontrol ka na may tao na nangongontrol, or maaring itong or maaring hindi ikaw to, or maaring itong person mo to, ha, maaring ganun, or vice versa to, ha, ganun. May nakita ako sa sitwasyon kasi na to, na parang yung tao na to is kinokontrol siya, na may kasamang magic, na may kasamang parang ino-offeran siya ng pera or stability or business man yan or opportunity man yan. Parang ino-offeran siya. Tapos, ayun, parang something na nagkaroon ng pagiging stuck. Nagkaroon siya, nanalito siya. Maaring nagkaroon ng kalituhan kung saan ba ang talaga ang dapat kong piliin, alin ba talaga ang direksyon ang dapat kong gawin. Kasi may something na nagiging block. Cage dun sa person na yun, sa sitwasyon na to, nagkakaroon ng ganun. Kasi may tao na nakita ko nag-o-offer ng something para hindi siya makapunta in a right direction. Maaring kung tao na to is babalik sa'yo, maaring ganun. Or maari din naman na ikaw ganun. Ikuhanin mo. Kasi basta nagkaroon ng mga may ninakaw, nanakaw, there's something cheesing there. May mga sneaky person na naganap, ano, maaring third party nagkaroon. Move on tayo. Six of Pentacles. God. Karoon talaga ng third party. Ang nakita ko dito, maaring ito is vice versa ha, kuhanin niyo sarili niyo. Ang nakita ko dito sa sitwasyon na to, nahandoon yung inintindi mo tong tao na to, Aries, inintindi mo siya, minahal mo siya, tinulungan mo siya. With comes sa money, tinulungan mo din. Nakita ko, no, na handoon yung pagtulong, handoon yung pag-iintindi, handoon yung pagmamahal sa nakita ko dito sa tao na to. And then, nagkaroon kasi ng mga may mga tao na hindi sinuportahan yung sitwasyon na to, no? Yung sitwasyon na to, nagkaroon ng mga
curiosity, mga walang, yung may mga naiinip. May tao akong nakita na naiinip. Parang hindi ko maintindihan dito sa tao na, hindi ko alam kung ikaw ito, Aries, ha. Basta nahandun yung part na nalalack of curiosity. Tapos, hindi mapakali. Hindi supportive. Hindi mapakatwiran. Irrational, kumbaga. Nagkakaroon ng yung parang hindi niya binalyo or hindi niya, di ba tinulungan mo siya, minahal mo siya. Parang walang pagpapahalaga, pag-aasikaso, something ganun. Parang binaliwala yung something na ganun, na itong pagtulong or pagpapahalaga. Ganun. May nakita akong ganun. Pero nakita ko dito sa tao na to na babalik, gusto niya bumalik. Gusto niya uli ng partnership. Gusto niya uli ng love. No, sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung itong tao na to isasabihin niya yung katotohanan. Hindi ko alam. Pero they want to say sorry sa nakita ko. Bakit po the lovers? Bakit the lovers? Bakit po the lovers? Bakit po the lovers? Ay, ang daming gusto nang sabihin. Someone is nag-put boundaries, ano? Nakita ko may nag-put boundaries, pero may nakita rin ako na may tao na pabalik, pero handun yung part na hindi siya masaya, pero babalik siya. Yun ang nakita ko. Maaring itatry niya uli ng one more time, no? Sa nakita ko dito, kasi takot pa siya mag- scared to move on pa tong tao na to. Kaya siya babalik. And, kaya gano'n na nakikita ko. Gagawin niya yung, magkakaroon siya ng indecision kasi siya na mag another path. Gano'n nakikita ko. Pabalik siya, and then, kahit hindi siya masaya, itatry niya na one more time. Baka maaring magkaroon ili ng kasiyahan, magkaroon na ng uli, ng developing ng mag-growth uli yung love or magbunga uli yung love or magsibol uli yung love. Maaring ganun, nakita ko, nagkaroon ng stagnant dito. May something avoidance ako nakita. Anak, ano ba yung napaka-busy mo talaga kahit kailan? Papunta na to, they want to collaborate sa'yo and they want to give effort dito sa, oh my God. Dito tayo, mawalan tayong oras. Okay, ano po ang 2 of 1? Iba dito is my travel. O yung taon na to is pa-travel na. Or vice versa, no? Anak, sandali si mami. 2 of 1. Show me. Ano po ang dapat natin malaman kaya 2 of 1? Show me. Uy, nagbaliktad na naman. 2 of 1. Aray, anak! Ang kukulit ng anak. Nangangagat. 2 of 1, show me. 2 of 1, show me. Hoy! Oh my God! Bakit nagmabaliktad ang iyong mga ano? Ang nakita ko dito, may tao na sakim. Nagkakaroon ng, kanina ko pa ito nakita, nagkakaroon ng lack of generosity. May tao ako na nakita na na-scab. May tao ako na nakita na hindi nakabayad ng debit, ganyan. May utang? May utang ba kayo? Or may nakita ako na extortion. Meron akong nakita na hindi niya binalyo. Yung pera man niya, love man iyan or ano. There's something hindi na value. Ganon. Then nakita ko din na nagkaroon ng mga bad timing. Masyadong slow. Maaring ikaw to or vice versa, ha. Nagkaroon ng mga slowness, stagnation nga. Nagkaroon ng mga delay and cancel. No, nakikita ko. Nagkaroon ng mga out of control. Ano yan, anak? Anak, ano yung kinuha mo? Nako. Ganon, nakita ko.
na nagkaroon ng restriction. Hala, asa na kinuha mo, baby? Yung ganun. May mga it's time na daw. Nagkaroon ng mga ganun. Nagkaroon ng losing momentum. Na lack of energy. Oh my God, what happened? Ayun, that is for you for today, Aries. Ayun. And sana kahit paano is nakuha ko. Basta ganun. Sana nakatulong sa inyo or nakuha ko yung energy nyo. Arigato, namaste. God bless. Take care.